Hello! What's up mga ka-amigo? So ngayon nagbabalik na naman tayo for today's video. Ayan, may pa-eko-eko pa tayo kasi kagaling ko lang sa live sa TikTok. Ayan. So for today's vlog guys, ang topic natin ngayon ay regarding sa vlog ko nung nakaraan, ito yung Meralco electric application. Magkano ang nagastos? So doon tayo kukuha. May kipagkwentuhan tayo sa mga nag-comment. Sasagutin natin yung may mga tanong, no? So, syempre, bago ang lahat, intro! So, ngayon guys, proceed tayo sa first comment, no? 2 weeks ago lang siya. From ano tayo, pinaka-earliest to latest, ganon, no? So, ayun, from Jason Tan, ayan, i-flash ko na lang dito yung kanilang comment. So, ang sabi, ay, sino nga natin to echo, no? Kaloka, sige. Mas okay yata siya kapag walang echo, no? So, sabi ni Jason Tan, Diyos ko po, napaka-complicated ng mga requirements. Which is true naman, napaka-complicated ng requirements kapag personally ikaw yung mag-a-apply. Sabi niya pa, nakakapikon, nakakaubos ng pasensya. Paano kung wala kang oras para kuhanin lahat yan? Just me, yo, gagastos ka pa ng contractor, doble-doble ang gastusan. Which is true naman. In my own experience talaga, kasi nung una plano ko talaga, nung wala pa akong work, ako na yung mag-aasikaso. So kung titingnan ko pa lang yung requirements, na kung hindi kayo magpabalik-balik ako nito, kumbaga parang mare-reject yung mga requirements ko. Kasi kapag, ayan kasi yung mga... Parang may nilalagay pa dyan na electrical something na hindi natin alam eh. Kailangan meron kating hawak na electrician para siya yung mag-ayos nyan. Diba? Meron pang tinatawag sila na, ano yun? Yung parang bilog. Service entrance, yun. Yung tinatawag nilang service entrance. Kailangan dapat tama yung mga pagkaka-install nun. Kapag hindi, magre-reapply ka na naman. Parang ganun siya. So yung sa akin, parang sabi ko parang kahit ako yung mag-a-apply, parang ang hassle niya, parang nakakapagod. So kaya nung nagka-work ako, no choice ako. Kaya ang ginawa ko, naghanap na lang din ako ng yung mag-aasikaso. Buti na lang, meron dito sa aming subdivision na nag-aasikaso, nagpo-post din siya sa aming Facebook page, ayun, mas doon mas nakamura ako. Yun guys, mag-inquire lang muna kayo. Huwag kayo yung susunggap na kayo sa isa pa lang yung na-inquire nyo dito sa buong subdivision. Meron pa kasing mas mura na may ma-o-offer sa inyo. Ganon yun guys. And then, ayun, kasi kwento ko na lang din yung unang-una kung ano. Nung ako yung nag-asikaso, akala ko lahat yun, sila na. Yun pala, service entrance lang yun. Yun yung contractor ni Meralco. So yun, wrong move ako doon, guys. Ayan. Mas mapapamahal ka. Siyempre, nung nahalaman ko bandang huli na service entrance lang pala yun. Kasi parang ang gulo ng usapan namin eh. Parang kinlaro ko na lahat na ba yun, okay na. Kasi parang umuo din naman sila, pero hindi naman pala ganoon. Siyempre, bayad na yung 4,000, non-refundable na yun. Ay, wala na. Kahit yung service entrance, ano, hindi ko na pinatuloy sa kanila. Kumuha na lang ako ng panibago. Kasi kung magdadagdag daw ako ulit, naabot ng 11,500 yata yung magagastos ko. Mag-a-additional yata ako ng mga 9,000 o 8,500 na naman. Oh, nako, edi wag na. Yan, kasi syempre, ang laki ng gastos. Mabuti na lang, blessing in disguise. Naisip ko na mag-post sa Facebook kung mayroong makakilalang ganun. Ayun, may mga nagpo-comment, may nagme-message sa akin. Syempre, pinagpilian ko yung mga nagme-message na yun. Syempre, pinili natin kung ano yung may mas pinakamurang offer. Ayun, thank you. Anyway, thank you pala doon sa contractor na nag-asikaso sa akin, sa kapitbahay namin na nag-asikaso ng aming Meralco electrical application. Ayun. So, ayun yung masishare ko kay Jason Tan. Then next, proceed tayo kay ano, kay Imbien Silpao Marivic. Ayan. Flash natin dito yung comment niya, guys. Ayan. Sabi ni Sis Marivic, Sis, magkano binayaran mo sa kontador? Magpakabit kasi ako sarili ko kuryente. Pagkukuha ka sa mga kakilala mo, mabilis din naman kasi 3 weeks lang, guys. Ayun, sa mga kakilala, tulad na ito, kakilala namin, kapitbahay namin dito sa subdivision, all in all, binayaran ko 6,000 lang.
Kung sana naisip ko pa lang ng una yon, hindi sana ako napagastos at di ako nagoyo. Tingin ko talaga sa sarili ko talaga sobra akong nagoyo doon sa ano, sa Meralco. Sorry, pero yun yung totoo kasi, grabe. Eh meron naman pala talagang mas mura na mag-aasikaso. Yung mga contractor talaga sa Meralco, mahal sila maningil. Hindi ko alam, siguro kasi dahil may mga tau-tauhan sila, syempre pinapasweldo nila, binabayaran nila. Pero yung best advice na may bibigay ko sa inyo is, ayun, mag-inquire kayo. Kasi sa loob ng subdivision nyo, mga kapitbahay nyo, meron yan sila. Okay, syempre, una sa lahat, titingnan nyo muna yung mga reviews. Meron din kasi yan, minsan yung mga posting nila, titingnan mo kung may magko-comment pa ng mga good reviews, di ba ganyan. Ayun, ganun lang yung ginawa ko, guys. Ayan, sana nasagot ko yung tanong ni Sis Maribik. Proceed tayo kay Sunshine. So sabi ni Sunshine, sa amin 12K daw standard ng mga contractor sa Meralco. Teka, Sis Sunshine, parang napakamahal naman yata ng 12K. Kasi dito sa amin, 8,500 package na yon. Pero mahal pa nga yung para sa akin eh, kasi 8,500. Which is may mas mura pa talaga, 6,000. 6,000 lang all in all. Wag mo na i-grab yan, sis. Nako, masyadong magastos yan, sis. Okay, mag-inquire ka na lang, sis. Mag-post ka sa Facebook page ng subdivision ninyo or dyan within the vicinity nyo. Ayan, baka merong may magko-comment dyan. Tulad ng payo ko kanina, tingnan nyo muna yung mga post nila kasi lagi yan sila nagpo-post din sa sariling profile nila, sa sariling account nila. Mag-a-assist sila sa pag-apply ng Meralco Electricity. Ayan. Then tingnan nyo yung mga reviews kasi at may magko-comment at magko-comment talaga yan ng good reviews, positive reviews regarding sa services na in-offer nila. So yun na yung mapapayo ko sa'yo, si Sunshine. Ayan, sana nasagot ko ng maayos yung question mo. Ay, yung comment mo na shinare mo, no? Ayan. So, proceed tayo kay Nika Dapon. Ayan, comment niya 5 days ago. So, sabi ni Miss Nika Dapon, sa kanya naman is house tour po para sa Bettina unit. Ayan, sis. Sa house tour, siguro hindi ko pa siya magagawa since not totally okay pa yung interior ng house namin. Napakagulo, nakakahiyan naman kung i-house tour ko na kayo. Ayan. Kasi pati yung exterior din naayusin pa namin. Actually, wala pa siyang gate. Then, itatiles pa kasi namin yung sa labas. Ayan. Yung sana medyo neat na sana yung house bago ko kayo i-house tour, di ba? Thank you so much sa pag-comment. Sis Nika Dapon, ayan. So, proceed na tayo kay Jai Matubang. So, sabi naman ni Jai, ayan, ito yung comment niya sa baba. Sabi niya, ma'am, tanong ko lang po, pwede na po ba si Meralco na mag-asikaso ng mga requirements? Sa Meralco, magkano po bayad sa mag-aayos po? Actually, pareho lang yan. Sa mga kakilalang contractor man, or sa contractor man ni Meralco, pareho lang po yung requirements. Bali, hihingin na lang po nila yung requirements mo. Usually, yung mga ano lang naman yan eh, yung mga TCT. Tulad yung sinabi ko sa nakaraang video ko, yun yung mga requirements na ibibigay mo sa mga mag-aayos ng requirements mo. Unlike kasi kung personal na ikaw yung mag-aayos, napakadami mo talagang kailangan. Tapos madami ka pang klaseng pabalik-balik, may pupunta ka pang barangay, may pupunta ka pang munisipyo, di ba? So napaka-hassle, lalo na kung busy person ka. Oo, yung contractor na nakuha mo ang mag-aasikaso lahat ng requirements. Pero dapat may hawak kang mga requirements na ibibigay mo sa kanila. Unlike yung sa mga kukunin sa barangay, sila na yon. Yung pupunta sa mayor, ay sa mayor, sa munisipyo, sila na rin yon. Ang magbabalik-balik sa Meralco, sila na din yon. Pero dapat yung mga pinaka-primary requirements, ibibigay mo sa kanila. Ayun, which is manggagaling na yun sa developer mo, ipoprovide na yun ng pinagbilhan mo ng bahay. Hindi na hassle. Hanap ka lang ng pinakamura. Tulad na sinasabi ko kanina ba. Sana nakatulong ako sa'yo. At sana mapanood nyo rin pala to, guys, tong video na to, no? At para mayroon kayong idea. So, proceed po tayo sa last question
3 weeks ago siya. Ito yung kauna-unahang comment dito sa ating video. Ayan. Hello po kay Ashby. Ayun. Galing kay Ashby J. Enriquez. Sis, magkano lahat ng nagastos mo sa Meralco at Prime Water? First timer. Sana response ka po. Thank you. Ayan. So, sis, hindi na ako nakapag-respond dito sa iyong comment. Since kasi medyo na-busy din ako last time. So, kaya gumawa. I decided na lang to make a vlog regarding this para lahat po ng mga tanong nyo masagot ko dito. Syempre yung mga nagse-search din, may bahagi ko din sa kanila, magkaroon din sila ng idea, ano. Ayan. So, tulad nga ng sinabi ko kanina kay Jay Matubang, sis, bali ang nagastos ko sa Meralco lahat sa akin 9,500 kasi yung 3,500 doon goyo. Charis. Pero all in all, kung makakakita ka ng murang mag-aasikaso ng Meralco application mo, 6,000 plus yung sa Prime Water, ang nagastos ko doon is 6,000 din. So all in all, 12,000 yung magagastos mo, sis. Ayan, pero yung sa Prime Water ko, meron din akong vlog noon. Hanapin nyo lang guys sa mga videos dito, mga vlogs namin. Ako ang nag-asikaso mismo noon. Mabilis lang siya guys, napakadali lang din ng requirements. Ayan, basta dapat dala mo lang yung mga valid IDs mo, yung water test, mga ganon. Basta yun. Ayun, mapanood nyo yun sa vlog ko. Ngayon, nakalimutan ko na kagad. Ayan. Yung sa Meralco, wag na kayong magtangka na kayo mag-asikaso personally, no? Maliban na lang kung talagang sobrang free na free ang iyong time. Pwedeng-pwede. Yung parang yung kasama na sabay niya doon yung gala, eh, no? Hindi kasi ano ko dati, pero ang hassle, pero ang init-init. Tapos yung parang tipong tayo pupunta ka pa ng ng barangay, pupunta ka pa ng munisipyo, dami pang pabalik-balik, parang nawindang na ako, ayoko na. Ayan. So ayan guys, sana nakapag-share ako sa inyo ng information na kailangan nyo, no? Sana makatulong ako para lalo na sa mga first timer natin, sa mga bagong lipat sa mga sarili-sarili nilang bahay na kailangan magpakabit ng tubig at ilaw yon. Kung meron pa man kayong ibang mga questions guys, pwede nyo i-comment below para sagutin natin sa next vlog ko, no guys. Ayun, syempre, please don't forget to like and subscribe. Please support my vlogs, our vlogs, yes. Thank you so much in advance guys, and kita-kits tayo sa mga susunod nating dami videos. Bye-bye!